mga balitang umaatikabo mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Impormasyong nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy sa ibayong dagat. UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa. UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makibalita sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Yes! Hello, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa inyo, Sunny at Amiel, at sa ating mga kasamang global correspondents. 4:11 na po ng umaga. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas! Magandang araw sa inyo, Amiel and Noel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang gabi sa buong Western Hemisphere. Kumusta, Sunny at Noel? Tsauan, tajahaw. Ngayon araw ng Martes, ikalabing tatlo sa buwan ng Abril, taong 2021. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Paul Yarko. Mula naman dito sa California, USA, ako si Sunny Cos. At mula naman sa Chubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating Global Headlines. Ski resort sa Canada, pinakamalaking P1 COVID-19 variant outbreak sa labas ng Brazil. Mahigit 28,000 cases ng COVID-19 kada araw maaaring maitala sa Thailand. Ilang lugar sa Phnom Penh, Cambodia, isinailalim sa lockdown at curfew. Mga edad 65 pataas, sinimula ng bakunahan kontra COVID-19 sa Japan. Online classic song sessions kasama ang mga bata, pato sa matatanda sa London. At ilang Timorese na may disabilities, benepisyaryo sa MCGI Free Store at Feeding Program. May pinakamalaking outbreak ng P1 COVID-19 variant sa labas ng Brazil, ang isang sikat na ski resort sa Canada. Ito ang umaatikabong balita ni Erica Luzong. Ipinasara ng mga otoridad ang bayan ng Whistler sa British Columbia, Canada sa katapusan ng March 2021 matapos matuklasan ang mabilis na pagkalat ng P1 COVID variant na unang natuklasan sa Brazil. Napag-alaman na ang P1 variant ay mas nakahahawa, mas nakamamatay sa may mas batang edad at maaari rin itong maka-reinfect sa mga biktima. Sa kasalukuyan, 877 na ang kumpirmadong kaso ng P1 variant sa lalawigan ng British Columbia sa Canada, kung kaya'y idineklara ang lugar na sentro ng nakamamatay na P1 variant at karamihan sa mga ito ay nasa Whistler. Hindi pa matukoy kung saan nagmula ang infection sa Whistler dahil wala sa mga naitalang infected ng virus ang naglakbay sa labas ng Canada. Kumalat na rin ang P1 variant sa iba pang probinsya gaya ng Alberta kung saan hinihinalang nahawa rin ang 21 professional hockey players ng The Canucks, subalit hindi pa matukoy kung gaano nakarami ang infected dahil sa delay sa variant screening sa probinsya. Erica Luzong, UNTV News and Rescue Canada, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Usapang COVID pa rin tayo dito naman sa Amerika, patuloy pa rin ang pagtaas ng COVID-19 cases at hospitalization rates sa Estados Unidos, partikular sa mga batang o mga kabataan, kabilang dito ang pag-akyat ng COVID-19 cases sa kabila ng pagtaas din ng vaccination number sa buong bansa. Mula sa Houston na may pinakamataas na COVID-19 cases sa Texas, USA, may umatikabong balita si Mary Ann Tabamo live.
Marian, kamusta na? Balitaan mo kami, ano bang average new COVID-19 cases dito sa atin sa United States? Sunny, nakapagtala ng higit 68,000 new COVID cases araw-araw ang Estados Unidos batay sa Johns Hopkins University, sa kabila ito ng nasa 4.6 million doses na ng COVID-19 vaccine ang na-administer sa buong bansa batay sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Dahil sa tumataas ang B.1.1.7 variant na siyang dominant strain ngayon sa bansa, inaasahang dadami pa ang COVID-19 cases sa Amerika. Base sa mga pag-aaral, ang B.1.1.7 ay mas nakamamatay at mas nakahahawa kumpara sa original strain. Tumaas din ang bilang ng mga emergency visits at hospitalizations at karamihan sa mga nakikitang mga itinatakbo sa emergency rooms ay mga may edad 16 to 64 years old. Balik sa'yo, Sunny. Oo, nakakatakot pa rin pala ang sitwasyon dito sa atin sa Amerika, no, Marian? Balita ko din dyan sa inyo sa Houston, Texas. 383,000 na rin ang bilang ng mga cases dyan sa inyo at pinakamataas sa Texas. Pero Marian, ano ba o alin ng mga estado dito sa Amerika ang nakakitaan natin ng pagtaas nitong ang cases ng B.1.1.7? Sunny, Florida ang nangunguna ngayon na mayroong 3,510 cases. Pangalawa ang Michigan na mayroong 2,262. Oh, nako, delikado pala sa Florida ngayon. Alam mo bang diyan gaganapin ng ano, Mary Ann ng Miss Universe next month na yata diyan sa Florida. So, ingat pa rin talaga sa sitwasyon ng pagtaas ng mga bagong variant dito sa Amerika. Sige, ingat, Mary Ann. Salamat. Mary Ann Tabamo mula sa Texas, USA, kung saan 414 na ang naitalang B.1.1.7 cases. Dumako naman tayo sa Australia. Isang crew member ng international bulk carrier na Aqua Genie ang nakahimpil sa Karata, Western Australia, ang nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Australia kung saan Artania ang unang barko na nakapagtala ng COVID-19 outbreak. May umaatkaw ang balita si Danny Delieva live. Danny, kumusta na? Nasaan na ba ngayon yung crew member na nagpositibo sa COVID-19? Good morning dyan, Amiel, ano, sa Pilipinas, mga kababayan natin. Amiel, unang dinala ang crew ng Aqua Genie Bulk Carrier sa Karata Health Campus pagkatapos magpositibo sa antigen testing habang nasa barko. Dadalhin ang infected crew sa isang dedicated isolation ward sa Royal Perth Hospital sakay ng Royal Flying Doctor Service at baka ngayon nga ay nandun na siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng direktiba si Western Australia Police Commissioner Chris Dawson na manatili ang barko sa Commonwealth Waters at hindi pinapayagang dumaong sa Point Walcott na matatagpuan sa Northwest Region ng Estado. Pinangunahan naman ng Australian Marine Safety Authority ang paglilikas at mangangalaga sa kalagayan ng infected crew dahil nasa jurisdiction ito ng federal government. Inaasahan naman ni Premier Mark McGowan na aalis ang barko sa Australia at ibig ng state leader na manatiling ligtas ang estado sa COVID-19. Amiel. Oh, Danny, mabilis ang kanilang action, ano, para nga diyan sa nangyari na 'yan. Pero ano ba ang sitwasyon ng COVID-19 particular diyan sa Western Australia? Oh, kahapon no April 12, may 10 active cases dito sa Western Australia, Amiel. At isa ang bagong kaso na isang return overseas traveler sa kasalukuyang sumailalim sa hotel quarantine. Yung crew ng Aqua Genie ay masasama pa lamang sa report ngayong araw dahil nahuli na sa cut-off reporting period. Nasa 67,146 doses na ng bakuna ang nag-administer sa mga mamamayan, out of which 12,172 na ang nakatanggap ng second dose. Amiel. Okay, maraming salamat, Danny Delieva, mula sa Western Australia, kung saan 954 ang kabuuang naitalang confirmed cases ng COVID-19. Pinangangambahan ang panibagong surge ng COVID-19 cases sa Thailand na maaaring umabot ng mahigit sa 28,000 kada araw ayon sa isang eksperto. Ito ang matikabong balita ni RK Liorca.
Kung walang maayos na disease control measures ang maipapatupad sa Thailand, nagbabala ang isang senior public health official sa posibilidad na makapagtala ng higit 28,000 COVID-19 cases sa bansa kada araw. Kaugnay ito ng pagputok ng panibagong kaso mula sa mga entertainment venues kamakailan lang sa Bangkok area na sinasabing mas matindi kaysa sa mga nakaraang cluster ng COVID spread sa bansa. Nagpaalaala rin ng mga health experts na lalong dapat paigtingin ng pag-iingat laban sa ibang variant ng virus, particular na ang African at Brazilian variants dahil sa usaping hindi umano fully effective ang mga available vaccines laban sa mga ito. Ngayong linggo, ipinagdiriwang ang Thai New Year o Songkran Festival na isa sa mga most awaited holidays sa Thailand. Maliban sa water splashing activities, walang particular na travel restrictions na ibinaba ang gobyerno bilang bahagi ng safety measures sa week-long celebrations na lalong ikinababahala ng mga eksperto maging ng mga mamamayan. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang ating balitaan patungkol sa COVID-19. Ilang lugar naman ngayon sa Phnom Penh, Cambodia ang isinailalim sa lockdown at curfew dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso at fatalities ng COVID-19. Ito ang umatikabong balita ni Rodel Blaza. Mahigpit na ipinagbabawal sa Phnom Penh, Cambodia na nasa ilalim ng lockdown at curfew ang paglalakbay at pagtitipon, maliban na lamang kung ito ay emergency. Alinsunod ito sa direktiba ng gobernador ng Kapitolyo ng Bansa na sa nangyaring outbreak sa Dinhan Garment Factory kung saan mahigit sa 1,000 tao ang nagpositibo sa COVID-19 sa loob lamang ng 3 araw. Isang miyembro, kada isang household lamang ang papayagang makabili ng mga essential na pangangailangan. Samantala, ipinagbabawal din ang pagtitinda ng anumang uri ng alak mula April 11 hanggang April 24. As of April 11, mayroon ng 4,238 COVID-19 cases ang Cambodia, 29 na fatalities at umabot na sa 555,000 plus ang mga nabakunahan ayon sa ulat ng WHO o World Health Organization. Rodel Blaza, UNTV News and Rescue, Cambodia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balitang Japan naman tayo, simula na sa Japan ang pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga elderly o mga nasa edad 65 pataas. Mula sa Japan kung saan ilang municipalities ay nag-aalok ng incentives para makahikayat ng vaccination. May umaatkabong balita si Nerissa Dando live. Ohayo gozaimasu, Nerissa. Gaano ba karami ang mga elderly na inaasahang tatanggap ng COVID-19 vaccine? Ohayo gozaimasu, Samuel. Nasa 36 million Japanese elderly o age 65 years old pataas ang tinatayang babakunahan ng COVID-19 vaccine dito sa Japan. Sila ang pangalawang grupo na nasa inoculation scheme ng gobyerno na sumunod sa mga health workers at bumubuo ng 29% ng population ng Japan. Sa pagsisimula ng vaccination kahapon sa mga elderly, nasa 39 out of 47 prefectures ang nagsimula ng pagbabakuna sa mga clinics, public halls at gymnasium gamit ang Pfizer vaccine. Bawat prefecture ay nakatanggap ng 2 kahon ng bakuna sapat para mabakunahan ang 500 tao maliban sa Tokyo, Kanagawa at Osaka na nakatanggap ng 4 boxes dahil sa mas mataas na bilang ng population ng mga may edad 65 pataas. Plano ng gobyerno na mag-secure ng sapat na bakuna mula sa U.S. pharmaceutical company Pfizer Incorporated para sa kabuuang bilang ng mga elderly people sa June 2021. Samantala, mahigit 1.1 milyong mamamayan na o 1% ng Japan's population na 126 million ang nabakunahan ng 1 dose ng Pfizer vaccine sa bansa. At yan muna ang update mula dito sa Japan. Balik sa inyo, Noel. Or Amiel, sorry. Oh, Nerissa, no, maganda ang inoculation diyan sa Japan, napaka-systematic. Pero meron ka bang ulat kung ilan na ang naitalang severe reaction sa mga na-administer na COVID-19 vaccine diyan?
Ayon sa Health Ministry, hanggang noong nakalipas na linggo ay nakatanggap sila ng suspected 350 cases ng anaphylaxis. Yan ay isa sa mga severe or fatal, potentially fatal allergic reaction dun sa mga nabakunahan na dito sa Japan. Pero ayon din sa Health Ministry ay nakarecover na sila matapos makatanggap ng treatment. Amiel? Pagkatapos ng matatandaan, Risa, sino na ang sunod na babakunahan? Ayon dun sa inoculation scheme ng gobyerno, ang susunod sa mga elderly ay ang mga may underlying health conditions gaya ng mga diabetes. At pagkatapos naman nun ay yung mga healthy individuals na, Amiel. Okay, maraming salamat, Nerissa Dando, mula sa Japan na inilunsad ang vaccination program noong kalagitnaan ng Pebrero. Ito naman tayo sa Canada. Magdadagdag ng daan-daang COVID-19 vaccination sites ang Ontario government sa buong probinsya upang mas madaling makapagpabakuna ang mga eligible Ontarians. Mula sa Toronto, Canada na may 306 COVID-19 vaccination sites, may umaatikabong balita si Jenny Rico live. Hello Jenny, ilang pharmacies ang idaragdag dito sa Ontario bilang vaccination sites? Noel, 700 pharmacies ang idadagdag na bagong vaccination sites dito sa Ontario ngayong linggo, kung saan maaari na magpabakuna ng AstraZeneca sa mga may edad 55 pataas. Ayon kay Deputy Premier and Minister of Health Christine Elliott, sa pagkakaroon ng karagdagang local pharmacies bilang vaccination sites, mas madali at convenient para sa mga eligible population ang magpabakuna laban sa COVID-19. Hinikayat din ni Elliot na agad magpabakuna ang mga eligible population dahil hanggat hindi pa nababakunahan ang malaking bahagi ng populasyon sa Ontario, hindi paligtas ang karamihan laban sa COVID-19. Inaasahang aabot sa 1,500 ang total vaccination sites dito sa Ontario bago matapos ang buwan ng Abril. Sa mga may edad 55 pataas na nais magpabakuna, maaari silang mag-book ng appointment online sa www.covid-19.ontario.ca. Noel? Oh, Jenny, no, malaking tulong ito kasi may mga nakausap din tayong kababayan natin dito, yung sa mga nakatira doon sa mga hotspots talaga, hindi na nila kailangan magpabakuna. Pwede silang pumunta in person doon sa ano no, sa vaccination sites, pero ang haba ng pila. Kaya malaking tulong ito na magdaragdag ng mga vaccination sites ng Ontario government. Pero Jenny, nasa anong phase na ba ngayon ang Ontario sa kanilang distribution o vaccine distribution plan? Well, nasa phase 2 na tayo ng vaccine distribution or rollout plan at tatagal ito hanggang June 2021. At gaya nga no sinabi mo, no, bukod dun sa general rules na 55 pataas yung maaari magpabakuna, yung mga nasa hotspots area gaya ng Toronto na may edad 18 to 49, maaari na rin silang magpabakuna dun sa mga targeted, yung mga nasa targeted high-risk settings. Ito yung kagaya ng mga nasa community center, yung mga residential buildings. Yung location na merong faith-based locations kung saan talagang crowded. Ano, kaya lang yun nga, sabi mo, kahit mo kakilala ko nitong nakaraang weekend, 2 hours sila nakapila bago nakapagpabakuna, Noel. Oo nga eh. Sige. Maraming salamat, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan nakapag-administer na ng mahigit 700,000 COVID-19 vaccine doses. Haba ng waiting time pala dyan, Noel, sa inyo. Ito, kamustay naman natin ang New Zealand. Dahil sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa border workers sa New Zealand, ipatutupad ni Prime Minister Jacinda Ardern ang cut-off date para agarang magpabakuna ang mga natitirang porsyento ng mga di pa na babakunahan. Ito ang umatikapong balita ni Dale De Castro. Nagkaroon ng 3 bagong kaso ng COVID-19 sa Grand Millennium Hotel sa Auckland, New Zealand na isang managed isolation center. 2 sa mga ito ay security guards na sinasabing related sa cleaner na unang nagpositibo noong March 22 at kumpirmadong hindi pa sila bakunado. Vaccination status. I know there will be interest in this. Both cases B and C haven't yet had their vaccinations. However, there is no suggestion that they are vaccine hesitant or don't want to be vaccinated. Dahil dito, ipinahayag ni Prime Minister Jacinda Ardern na bibigyan ng hanggang katapusan ng Abril ang lahat ng frontline workers na magpabakuna at kung hindi sila makakasunod dito,
magkakaroon ng redeployment kung saan kailangan nilang ilipat sa ibang trabaho. Isasagawa ang patakarang ito sa lahat ng hotel staff, security guards at mga health workers. Dale De Castro, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Vietnam ang mga hakbang upang paigtingin ang traffic safety at order. Ito ang umaatikabong balita ni Jenry Lombos. Nabawasan ang bilang ng aksidente sa kalsada sa Vietnam sa unang tatlong buwan ngayong taon kumpara sa taong 2020. Ngunit tumaas naman ng 33 ang bilang ng mga nasawi sa traffic accidents ayon sa National Committee for Traffic Safety. Isa sa mga itinuturing dahilan ng traffic congestion at overloading sa kalsada ang tumataas na bilang ng mga bagong rehistrong mga sasakyan na umabot sa 500,000 taon-taon ayon kay Wen Vanda, Minister of Transport. Ilan sa mga suhestyong ikinukonsidera upang masolusyunan ang problemang ito ay ang pagpapabuti ng transportation infrastructure at coach monitoring. Palalakasin din ang koordinasyon sa pagitan ng pulisya, prosecutors at korte upang mapatawan ng karampatang parusa ang sinumang lalabag sa batas pantrapiko sa bansa. Samantala, paghahandaan din ng Ministry of Transport and Traffic Committees ang paggabay sa mga motorista sa mga bahaing lugar sa panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang traffic congestion at mga aksidente sa kalsada na kaugnay ng mga natural disasters. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue Vietnam, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na napanatili ng Filipino boxer na si Jerwin Ancajas ang IBF title nito matapos ang unanimous decision laban kay Mexican challenger Jonathan Rodriguez. Samantala, nanatili namang undefeated ang isa pang Pinoy puncher na si Mark Magsayo sa undercard fight sa Connecticut, USA. Mula sa Los Angeles, USA, kung saan ang popular na sports ay ang basketball. May umaatikabong balita si Klein Sinka live. Oy, Klein, balitaan mo naman kami tungkol sa tagumpay ng dalawang Pinoy Pride boxers. Oh, Noel, umabot sa 12 rounds ang laban ni Jerwin Ancajas, 29 anyos, tubong panako, Davao City, Philippines, kay Mexican challenger Jonathan Rodriguez. Pinaboran ng mga judges sa kanilang scorecard si Ancajas sa scoring na 115-112, 116-111, at 117-110 upang mapanatili nito ang IBF Super Flyweight Belt. Naging mainit ang labanan, subalit nagawang depensahan ni Ancajas ang titulo sa iskasyam na pagkakataon gamit ang kanyang veteranong galaw at diskarte. Samantala, sa undercard naman, nanatiling undefeated si Filipino featherweight contender Mark Magsayo nang man-knockout nito sa 4th round si American Pablo Cruz. Si Magsayo ay nasa ilalim ng veteran head trainer Freddie Roach. Ang dalawang Pinoy boxers ay nanalo nitong Sabado lamang sa Amerika, Linggo sa Pilipinas, sa ginanap na labanan sa Connecticut, USA. Noel? Oh, Klein, ha? Another Pinoy pride. Pero kailan ba nakuha ni Ancajas yung IBF Junior Bantamweight title nito? At kailan naman posibleng magkaroon ng pagkakataon si Magsayo para sa title fight? Nasungkit ni Ancajas ang IBF title nito noong September 3, 2016. Si Magsayo naman ay kasalukuyang 5th ranking ng WBC at IBF, habang 8th naman sa WBO at 10th sa WBA. Kaya hindi malayo ang mga susunod niyang laban ay maging title fight. Well. Alright, maraming salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles na tahanan ng 5 major leagues sa California, USA. Naman na, balita tayo para sa mga nalulungkot. Patok na panlaban sa lungkot sa London, United Kingdom ang joint online music session ng mga matatanda at bata. Ito ang umaatikabong balita ni Early Briones. Hindi lamang epektibo, ngunit sadyang patok ang proyekto ng Intergenerational Music Making o IMM na labanan ng lungkot na dulot ng lockdowns sa United Kingdom. Sa pamamagitan ito ng pagtugtog ng classic songs online ng elderlies at mga bata.
Bilang bahagi ng proyektong Together with Music ng IMM, kanilang pinag-iisa ang libu-libong nursing homes kasama ang ilang mga kabataan. Pinasimulan ng proyektong ito noong December 2020 sa layo na labanan ng kalungkutan na dulot ng lockdowns. Mula noon, nakabuo na ang IMM ng mahigit 100 intergenerational connections na kinabibilangan ng mahigit 100 bata at mga residente ng nursing home na nag-sign up sa kanilang online registration. Naging magandang platform din ang music sharing upang maisulong ang positivity, pag-asa, awareness sa kultura ng iba at makakilala ng mga bagong kaibigan. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sambdigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sana masayang balita rin ito, ha. Benepisyaryo ng MCGI Free Store at Feeding Program ang ilang Timorese na may disabilities. Ito ang umaatikabong balita ni Rex Blasa. Literal na walang mga mata ang Timorese na si Alexandra Freitas. Sa edad na 22, patuloy siyang nagsisikap na makatapos sa kanyang vocational course at pag-aaral ng Braille. Nag-aaral siya at nanunuluyan sa isang komunidad sa Timor-Leste kasama ang mga kapwa niya bulag, samantalang ang kanyang mga mahal sa buhay naman ay nasa malayong probinsya. Bukod sa kanyang kalagayan, may mga pagkakataon din na nakararanas sila ng kagutuman. Umaasa lamang din sila sa ayuda ng gobyerno at ilang mga NGOs. Gusto ko maghanap buhay, magtrabaho, basta matuto lang ako, magagawa ko naman. Kahit meron akong kapansanan at hindi ako nakakakita, pero ang pag-asa ko lang talaga, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya laking tuwa ng mga tulad ni Alexandra tuwing dumadalaw ang Members Church of God International Timor-Leste Chapter sa kanilang lugar. Muling nagsagawa ng feeding program ang grupo sa dalawang magkahiwalay na komunidad sa Bekora at Manliwana at nakapagpakain sa 80 mga residente. Bukod sa feeding program, sabay din binuksan ng MCGI Mobile Free Store kung saan libreng naka-avail ang mga residente ng bigas, mga delata, noodles, mantika at iba pa, gayon din ang mga kasuotan. Una sa lahat, salamat po sa MCGI sa pagbibigay sa amin ng makakain at mga pangangailangan. No, overwhelmed talaga ako. Bukod sa mga Timorese, bukas din ang MCGI Free Store sa mga kababayan nating mga Pilipino sa Timor-Leste. Una, pagpapasalamat sa Diyos at sa inyo na mga nagbigay ng tulong. Members Church of God International. Malaki po ang maitutulong nito sa mga Pilipino at sa akin din po kasi nandito po kami mag-asawa. It's not the food, but it is the spiritual tulong na binibigay nyo rin. Rex Blasa, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oo nga, ano, Amiel, masaya ang balita yung kanina at nakakatuwa naman na tuloy-tuloy itong The Legacy Continues na sinimulan natin ng mga Members Church of God International last week pa. At balita natin na hindi naman ito titigil at sa bawat sulok ng mundo ay aabutin ang pagtulong sa mga kapwa-tao natin. At ito rin naman, ha, itong kasunod natin, masaya rin ito, Noel and Amiel. Dahil hindi natin ito makakalimutan araw-araw, syempre, ang pinakaabangan nating lahat, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Yan, sa ating mga kababayan sa Pilipinas, narito pagbati ng ating mga kababayang Pinoy dito sa North America.
Ako po si Tess Arcilia. Binabati ko po ang mga Arcilia family, Florendo family, Marino family, at ang mga kapitbahay ko, ang lokal ng San Juan, ang MC, LKD Apalit, Mother's Club ng Apalit. Yahoo! Kumusta po kayo? Yun, masayang masaya. Kumusta po kayo? Siyempre ako din, babati muna ako ha, Sunny, Noel. Ha? Binabati ko yung aking nanay na laging nanonood sa atin at yung aking mga pamangkin na ngayon ay nag-aaral pa rin. Sa Pilipinas kasi tuloy pa rin yung ano nila, module kahit na bakasyon eh. Kaya mag-aaral kayong mabuti, mga pamangkin. Noel, ikaw naman. Oh, siyempre, ako rin may babatiin din ako. Binabati ko yung aking ate diyan sa Pilipinas, si Ate Wilma, at yung aking pinsan dito sa Calgary, si Melody. At siyempre dun kay ano, kay Brother Beam Navarro at yung kanyang sangbahayan, sana ay get well soon, at kay Brother Noli Dompor. Ayun, Sunny. Oh, Noel, Amiel, ako din babati ako. Binabati natin siyempre si Mami Beth Rason, lagi nanonood sa atin every day. At get well soon din sa lahat ng mga kakilala natin na nagkaroon din ng sakit. At binabati ko na rin ang aking mahal na ina sa Pilipinas. Kamusta na dyan sa Marikina? At ang aking mga kapatid. Yan ang ating pagbati. At Noel and Amiel, mukhang nandyan na rin yung ating mga kasama sa Pilipinas. Kamustahin na natin sila Sherwin and sila Lane. Kamusta ba? At anong ating mga patikim na balita dyan sa mga nangyayari sa Pilipinas? Yes, magandang araw, Noel, Sunny at Amiel. Kamusta na kayo dyan sa ibayong dagat? Dito naman sa Pilipinas, abala pa rin tayo ha, sa tuloy-tuloy na gawain natin sa The Legacy Continues. At bagaman natapos na nga itong week-long celebration natin, ang sinasabi nga natin dyan, bagamat wala yung sabayan, ito ay nagpapatuloy sa iba't ibang lugar, yung ating feeding program, yung free store, at maging yung pagtatayo ng mga poso dun sa mga kababayan nating problemado sa tubig. Diyan pa sa inyo, Laleng. Amigo, at syempre kung nakikiisa kayo sa ating The Legacy Continues event dito rin sa Panig ng Panay Island, ay tuloy-tuloy rin ang programa na pinasimula ng kapatid ni Eli. At sa iba pang mga balita ay aabangan pa rin natin dito sa Pilipinas ang pagsisimula ng pagbabakuna sa ating mga senior citizens. At kahapon nga dito sa Antique ay una nang binakunahan si Antique Governor Rodora Cadiao upang magbigay yan ng halimbawa sa kapwa mismo niyang senior citizen na ligtas tanggapin itong Sinovac vaccine. Tsaka yung pagbibigay ng ayuda, marami tayong mga kababayan dito, Noel, Sunny at Amiel, gusto nila cash, ayaw nila ng in-kind. Kaya inaabangan nila yung ibibigay na suporta financial ng national government na ngayon nga ay nasa mga LGU na. Ayan. Noel? Oo, at aabangan pa namin, amigo, ang inyo pang maraming mga humahataw na mga balita sa araw na ito. Yan, Noel and Amiel, sa ating mga kasangbahay, salamat dyan sa Pilipinas din pala kay Sherwin at kay Lalaine. Sa ating mga correspondents sa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ating mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita at kung mayroon kayong nais ng muling tunghayan, ang ating UNTV News Worldwide ay maaari nyo rin mapanood at mabalikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood rin po rito sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel at iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At yan po ang kabuuan ng mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, ikalabing tatlo sa buwan ng Abril, 2021. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos.
At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Paul Yarko. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.